Isang magandang araw pong muli at welcome sa J.U.N. Gwen Luck and Money Channel. Ilagay mo ito sa iyong katawan ngayong October 3, New Moon Solar Eclipse. Siguradong sunod-sunod na swerte at pera ang darating sa iyo. Ang New Moon Solar Eclipse ay tinuturing na isang mahalagang kaganapan sa maraming mga paniniwala. Lalo na dahil sa pinagsasama nito ang enerhiya ng New Moon na sumisimbolo ng mga bagong simula at Solar Eclipse, isang pambihirang kaganapan sa kalangitan. Ang New Moon ay madalas na itinuturing na oras para sa mga bagong simula at oportunidad. Kapag ito'y nagsasabay sa Solar Eclipse, ang enerhiya ng pagbabago ay pinaniniwalaang mas malakas. Maraming naniniwala na ito ay magandang panahon upang simulan ang mga bagong proyekto, hangarin o relasyon, dahil ang pagbabago at pag-usbong ng bagong yugto ay mas pinalalakas ng eclipse. Ang solar eclipse ay pinaniniwala ang nagdudulot ng malakas na pagbabago sa enerhiya. Kaya't sinasabi na dapat na itapon o bitawan ng anumang negatibong damdamin, ugali o sitwasyon na pumipigil sa progreso. Ang eclipse ay isang panahon ng transformation, kaya't maraming tao ang naniniwala na ito ay pagkakataon upang magpakawala ng mga bagay na hindi nakapakipakinabang o positibo sa kanilang buhay. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ito upang mag-manifest ng mga bagay na nais nating makamit sa ating buhay dahil sa malakas na kapangyarihan at enerhiya na maaaring ibigay sa atin ng New Moon Solar Eclipse ngayong October 3. Kung kayo ay gagawa ng ritual sa panahon na ito, ay siguraduhin lamang na tapos na ang inyong mga gawain upang makapag-focus kayo sa ritual na inyong gagawin. Gawin ito sa gabi ng October 3 ng kahit na anong oras. Sa ritual o pampaswerte na aking ibabahagi na maaaring isagawa sa panahon ng New Moon Solar Eclipse ay mga kailangan lamang ng itlog. Ang itlog ay simbolo ng pag-asa, bagong simula, at fertility sa maraming paniniwala at kultura. Sa ritual ng pagtatanggal ng kamalasan, maaaring gamitin ang itlog upang magbigay ng kapangyarihan sa ritual at magdala ng positibong enerhiya. Ang egg ritual o ritual sa itlog ay maaaring isagawa sa panahon ng New Moon upang magbigay ng enerhiya ng pagsisimula, pagpapakabanal, at paglilinis sa iyong sarili. Narito ang simpleng pamamaraan kung paano isagawa ang egg ritual sa panahon ng New Moon. Unang-una ay ihanda ang iyong espasyo sa ritual sa isang tahimik at malinis na lugar. Siguraduhin malaya ang iyong isip at puso mula sa anumang pag-iisip o kaguluhan. Maaari kang magsagawa ng maigsing pagninilay-nilay o pagmumuni-muni upang mag-focus bago simulan ang ritual. Makabubuting gawin ang ritual na ito sa gabi ng New Moon nang kahit na nung oras na tapos na ang lahat ng gawaing bahay upang makapag-concentrate kayo sa inyong gagawin. Ang gagawin po lamang ay pumili o maghanda ng isang itlog na bago. Kahit anong uri ng itlog na mayroon kayo, basta't huwag lamang nang galing sa refrigerator ay maaring gamitin. At ito ay tinuturing na sa gisag ng buhay at pagsisimula. Sa gabi ng New Moon, isagawa ang ritual sa pamamagitan ng paghawak ng itlog sa iyong mga kamay. Idirekta ang iyong mga intensyon at dasal sa itlog. Maaari kang magdasal ng panalangin para sa paglilinis ng negatibong enerhiya, pagpapakabanal at pagtanggap ng mga bagong simula. Maaari mo ding pakinggan ang simpleng panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig.
Sa harap ng bagong buwan, daladala ko ang itlog ng buhay upang linisin ang aking katawan, isip at puso. Ipasa mo ang iyong kapangyarihan sa itlog na ito upang alisin ang lahat ng negatibong enerhiya na nagpapabigat sa akin. Sa pag-ikot ng itlog na ito, nagpapakabanal ako mula loob papunta sa labas. Sa oras na ito ng bagong simula, tinatanggap ko ang mga bagong oportunidad at mga pagkakataon na darating sa aking buhay. Buksan mo ang aking puso at isip upang tanggapin ang mga bagong biyaya at tagumpay na mag-aabang sa akin. Salamat sa iyong paggabay at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ritual na ito, ipinapasa ko ang aking mga intensyon sa bagong buwan. Naway patuloy na gabayan mo ako sa aking landas at magdala ng liwanag at pag-asa sa aking buhay. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Amen. Paalala po na maaari mong baguhin o palitan ang panalangin ito upang itugma ang iyong mga personal na intensyon at paniniwala. Ang mahalaga ay magmula sa puso at may kagalakan sa iyong paglalakbay tungo sa paglilinis at pagpapakabanal. Pagkatapos mong humiling at manalangin ay ipahid ang buong itlog sa iyong buong katawan simula ulo hanggang sa iyong mga paa. Ingatan lamang ang paghawak sa itlog habang nagpapahid dahil baka mabasag ang itlog na iyong hawak. Habang ipinapahid ay ipakaisipin na hinihigop ng itlog ang lahat ng negatibong enerhiya sa iyong katawan. At pagkatapos mong ipahid ang itlog sa iyong katawan simula ulo hanggang sa iyong mga paa, ay pumunta ka sa labas ng bahay at ihagis o itapon ang itlog sa tubig tulad ng ilog, dagat o lawa. Kung wala namang anyong tubig sa inyong lugar, ay maaari din itong itapon o ihagi sa lupa. Bilang pag-aalay mo sa iyong mga hangarin at intensyon, siguraduhin lamang na ito ay mababasag sa sandaling ito ay maihagis o maitapon mo. Paalala po na sa paggawa ng egg ritual sa panahon ng new moon, mahalaga na maging bukas at maluwag sa enerhiya ng pagbabago at pagsisimula. Ito ay isang pagkakataon upang linisin ang iyong sarili mula sa mga negatibong enerhiya at magtanggap ng bagong mga pagkakataon sa iyong buhay. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipagtiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi, ayang siyang mangyayari. Kaya't makabubuting, iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kasaganaan at kayamanan ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Isang magandang araw pong muli, hello and shout out po kay Bubbles Merto, The Fearless Shilara, Alma Francisco, Analisa 5004, Albert Orara, Girlie Flores, Roda Idolian, Ami Lumen. Hello and shout out din po kay Flora Villaluz, Madonna, Rosan Ugsod, Edna Montesilio, Marilyn Tamosa, Vilma Costales, Jeffrey Del Rosario, Josefina Pascua, Daisy Ledsi, Isabel Corillian, Lelin Sanchez, Mila Mirasol, Teresa Libosta, Sally Malabanan, Rita Castro, Edna Revilla, Nisia HL underscore 29, Rosauro Montoya, Sayam Chris Hoyo, Mildred Reyes, Stephanie Datanghel, Nina Bals 59, Joanna Morales,
Huli ka Mac, huli ka. Chloe Can, Lourdes Magsipak, Trinidad Cindy, Raymart Lamera, Euphemia Santor, Mary Grace 6391, Aleli Bahala, Antet 2829, Agnes Garcia, Janina Jaramillo, Jobel Cabatu, Maligaya Lopez, Merly Salofrania, Imelda Arabe, San underscore V underscore TV, Antoinette Eduarte, GCTV 0102, Maricel Balonga, Jan Allen Hetosis, Gigi Barrier, Victoria Yamamoto. Hello and shoutout din po kay Hermoselia Losianco of Rio Tuba, Batarasa, Palawan, Richelle Vargas, Ria Vega, Joan Tura, Deo Delilian, Mark Walter Esguera, Evangeline Caserial, Shirley Magsalay, Lorna De La Torre, Ofelia Esguera, Wild Tiger, Nilia Lili Belicario, at May Belen Cario. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na panonood, pakikinig at pagsuporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Kung gusto nyo pong i-shout out ang inyong pangalan, ay mag-comment lamang kayo at ito ay gagawan ko ng shout out sa susunod ko na video. Be positive, stay healthy, and be happy.